Hi guys, Mil of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong Zodiac Signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the Four of Swords, the Emperor, and the Three of Swords. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, you will be more relaxed. Okay, or pwedeng you will be resting, ganyan, recovering, rejuvenating, especially if you've been heartbroken by somebody na pwedeng Aries, okay, or air sign, okay, pwedeng finally magkakaroon ka na ng time para makarecover o makapag-move on, makalimot sa sakit na ininanas sa'yo nitong tao na ito. Okay? And then we have here the Four of Wands. Oh, so nagkaroon ng third party situation sa relationship ninyong dalawa. Pero may chance din na parang makikipag-ayos, makikipagbalikan tong tao na ito. Kung kailan nakaka-recover ka na, kung kailan parang nagsimula ka ng makalimot at mag-move on, parang i-destroy na naman niya yung peace and quiet life mo. And then we have here the Three of Wands. Pero the good thing about it is mukhang patuloy ka nalalayo at mag-move on sa tao na ito. Okay? And then we have here the Eight of Cups. So, again, you will continue to walk away from this person. And pwedeng sisingsisi siya sa kung ano man ang ginawa niya sa'yo. Kasi parang darating ka na sa punto na you already know what you want, what you deserve, at hindi niya maibibigay yon sa'yo. Na parang time mo na nahanapin yung kaligayahan mo sa iba. Parang ganun. Okay? So, ito, you're finally continuing to walk away from this person and parang nagsisi siya. Nahurt siya. Okay? And then we have here the Death card, which means na you're starting all over again. You are going through your transformation. Okay? Nagkakaroon ka ng pagbabago sa sarili mo. And then we have here the Queen of Pentacles. So you're finally knowing talaga yung worth mo. Alam mo yung deserve mo. Parang mas nagiging confident ka with yourself. Mas nagiging secured ka sa sarili mo. And then we have here the Seven of Pentacles. And pwedeng mas nagiging patient ka rin. Okay, sa mga bagay-bagay, you are not, hindi ka na nagiging attached to be in a relationship, hindi ka na nagsisik ng mga temporary gratifications. Parang you are really investing on what is important, investing in yourself, being patient sa sarili mo as you continue to develop yourself, ganyan. And because of that, pwedeng magkaroon ito ng magandang outcome, ano. And then, pwedeng maging mas happy ka, mas jolly ka sa mga susunod na mga araw, nagiging maganda yung aura mo. Okay, kasi nga parang naka-recover ka na, naka-get past ka na doon sa pain or whatever na nag-cause ng misery mo. And then, we have here the Five of Wands. And because of that, pwedeng may mga dumating sa buhay mo na magkaka-interest sa'yo or mangliligaw sa'yo, will chase after you because you are exuding. Tama ba? Basta, yung aura mo kasi
masyadong nagiging positive at maganda. And people will get attracted to that aura. Kaya more people will be interested in you and will pursue you. Okay? So, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Justice card, the Six of Wands, and the Page of Swords. Okay, so if you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, there's a possibility na mas bibigyan ka nitong tao na to ng panahon ng attention sa mga susunod na mga araw. Okay, kung wala kayong communication nitong tao na to, pwedeng makikipag-communicate siya in the next couple of days, giving you what you want, what you deserve. Pwede rin na meron siyang aaminin sa'yo. Okay, nakatotohanan, ganyan, na, and habang inaamin niya yun sa'yo, ay nararamdaman mo na mas nagiging madalas yung pakikipag-chat niya, pakikipag-usap niya sa'yo. Parang nagtataka ka, bakit kaya parang ang dami niyang time? Bakit kaya parang palagi niya akong kinakausap ngayon? Masyado niya akong pinag-iinteresan ngayon. Parang ganun. Okay? And then we have here the Strength card and the Four of Cups. So, pwedeng sobrang na-miss ka nitong tao na to. Kaya ginagawa niya yun para makuhang muli yung loob mo. Binibigyan ka niya ng atensyon, ng oras. At napapansin mo talaga yon sa dalas ng pakikipag-chat niya, pakikipag-usap niya sa iyo. Okay, and then we have here the Lovers. And pwedeng ang ending nun is magiging lovers kayong muli. Okay, and then we have here the Queen of Swords, the Seven of Cups, the Ace of Cups. Okay, pero ang nakikita ko dito is may chance na papasok ka sa relationship na ito with the mindset na option ko lang to. I can break up with him or her anytime that I want, or the moment na magkamali uli itong tao na to at hindi niya mabigay sa akin yung deserve ko or may gawin na naman siya na mali, hihiwalayan ko tong tao na ito. Ganun yung mindset mo. Na parang may option ka. Open ka sa ibang opportunities. Open ka sa posibilidad na meron ka pang mahahanap na iba. Na pwedeng meron ka pang makarelationship na iba. Pero ayun nga, you will still give it a try, give him a chance, ganyan, and see how it goes. And then we have here the Sun and the Ace of Pentacles. So, pwedeng sa mga susunod na mga araw, kapag nagkabalikan kayo, pwedeng maging blissful, happy yung inyong pagsasama, yung relationship ninyo. Parang medyo nakakampante ka. Okay, and then we have here the Temperance. So, overall, yung mindset mo na pumasok doon sa relationship na yon, pwedeng mawala kasi nagiging kampante ka. Parang everything is becoming peaceful. Parang harmonious lahat. Okay, parang hindi ka frustrated, wala kang doubts, ganun. Parang everything is working out well. Walang ka problema. So, yung mga doubts mo noong pumasok ka or nakipagbalikan ka sa tao na ito ay mawawala. And pwedeng maging masaya yung mga
yung inyong pagsasama sa mga susunod na mga araw. Okay? So, for now, ito ay nakikita ko na pwedeng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Knight of Cups, the King of Pentacles, the Three of Swords. Okay, so meron ditong... Hindi ko alam kung nakipag-break sa'yo itong tao na to. Nagkaroon ng third-party situation or sinaktan ka nitong tao na to. Pero whatever it is, pwedeng manumbalik yung tao na yan sa'yo. Okay, at makikipag-ayos. Mm-hmm. And then we have really the Ten of Wands and then the Nine of Swords. Pwede kasing sobrang naging mabigat yung kanyang kalooban. Nakonsensya siya, hindi siya mapakali. Okay, parang hirap na hirap siya ngayon. Hindi siya makapag-concentrate. Basta talaga natamaan siya, nakonsensya siya sa kung ano man yung ginawa niya sa'yo. Okay, kaya pwedeng babalik siya sa'yo to clear things up. Okay, and then we have here the Ten of Pentacles. And pwede na maiayos ninyo kung ano man yung naging problema ninyo at magkabalikan kayong dalawa. Okay? And then we have here the Five of Cups, the Empress, and the Star. So, dahil sa sobrang nagsisi tong taon na ito sa kanyang mga nagawa, eh pwedeng ibubuhos niya ang lahat-lahat just to make you feel love and cared for, just to make you feel at ease, ganun. So, feel na feel mo naman kasi nga ginagawa niya, makakaya niya para lang maramdaman mo yung kanyang pagmamahal. And because of that, we have here the Star, ibig sabihin punong-puno ng hope yung relationship ninyo. If you have been wishing for na maging maayos yung relationship ninyo, this might be the start of it. Okay, pwedeng magkakatotoo na yung mga hinihiling mo. Okay? And kung hinihiling mo rin na mabuntis ka or magkaroon kayo ng family, pwede rin na mangyari yon. Okay? And then we have here the Seven of Wands. And then we have here the Five of Wands. Okay? So nakikita ko dito, hindi naman ginagarantee ano na wala kayong magiging problema or parang magiging blissful lang yung pagsasama ninyo. Of course, you will still have problems. You will still have yung differences. Pero nakikita ko dito kahit na nagkakasalungat kayo ng mga opinion or nag-aaway kayo, hindi kayo magkasundo, pwede pa rin na you are still fighting for each other, fighting for the relationship. Okay? Hindi kayo yung nag-give up agad-agad. Hindi kayo susuko sa kung ano man na problema na haharapin ninyong dalawa. Okay? And then, we have here the Two of Pentacles. Okay, so isa sa mga possibility na maging problema ninyo are the priorities. Maaaring iba yung priority mo kasi iba rin yung priority niya. Pwedeng masyado siyang busy or pwedeng ikaw yung masyadong busy kaya hindi kayo nag-meet halfway. Okay? Yung problem ninyo, it's more of financial or time management or priorities nga. So, kumbaga, hindi naman yun ganun kalaki na problema. Pwede yung isaayos. And nandiyan naman si Star. Ibig sabihin nga, there is hope in this relationship.
pwede ninyong malagpasan yung mga pagsubok na yan as long as you find your common ground or you will both meet halfways. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.